ako ba eh malakas? Ay bakit persona ng grata? Ah. Pag sinabing malakas, dapat malakas. Ayun. Persona ng grata, hindi lang sa Koron, sa buong lalawigan ng Palawan. Plus may kaso pa. Sinira nyo buhay nyo ng kayabangan nyo. Oo. Okay sana kung sinira nyo yung buhay nyo kung meron kayong pinaglaban. Wala naman kayong pinaglaban eh. Ako, meron akong pinaglaban nung pandemic. Ano yung pinaglaban ko? Yung karapatan ng kapwa ko Pilipino, lalo na nung mahihirap, na makatawid buhay. Di ba? So, sinira nilang iba yung buhay ko. Pero binuuli ako ng Diyos. Kasama ng mga supporter ko. Binigyan ako ng Diyos ng mga taong susuporta sa akin. Iyon ang repercussion. Di ba? Eh kayo, binigyan kayo ng Diyos ng taong sisira sa inyo. Ayan, ang dami yun. Biray mo, diniklar kayong persona ng grata. Baka akala nyo nung ako'y unang buwan ng pagkakakulong ko, bahay duling na duling ako sa dami ng kaso, ha? Ah! Abay, kaso doon, kaso dito. Yung mga NBA mismo gumagawa ng kaso ko. Oo! Oh. Diba? Talagang dinudurog nila ako mabuti. Oh, diba? Oh, nakasurvive ako. Oh. Alam mo, ayun yon. Sabi ko nga, hindi bali sanang nagyabang ka. Hindi baling naging mayabang ka kung may ipinaglalabang ka. Oh, diba? Ako, tanongin nyo, nakulong ako. Bakit? May pinaglaban ako. Ano yung pinaglaban ko? Yun ang dahilan eh. Kaya sila nainis sa akin lahat eh. Dahil winagwag ko silang lahat ng mayayaman. Nung panahon ng pandemic. Ano ba yung pinaglaban ko? Ipinaglaban ko na yung kapwa natin Pilipino makatawid buhay. Nung panahon ng pandemic. Lockdown nun eh. Hindi natin alam kung ano yung hinaharap natin nun eh. So, sino ba unang-unang umaksyon? Ako lang. Yung iba naggayahan na lang. Yung matitino. Di ba? Eh, pero yung mga sakim at makasarili, ayun talaga. Makasarili pa rin hanggang ngayon. Di ba? So, dinurog nila akong pilit. Talagang dinudurog ako nun. Diyos ko, duling na duling ako. Ang dami kong kaso, ah. Sobrang dami. Kung ano-ano kinaso sa akin, anti-Elias law, anti-passport law, illegal use of Elias, optometry law, sandabakbak daw na bawsi, yung pala, eh, hindi naman pala ako. Nahuli yung tunay na Francis Marcos Mana, na taga Nueva Ecija. Di ba? Ganong kagago yung mga yan. Eh, yung pinatong sa akin lahat, may land grabber. May, paano land grabber? Ako nga namigay ng lupa. Sa mga walang lupa. Basta talaga, tinagtad nila ako ng kaso. Walang nagmaterialize kahit isa. Acquitted po ako. Aba, may optometry lupa. Biruin mo, namigay ka lang ng salamin at libre check-up. May kaso ka agad. Diba? Tinagtad nila ako ng kaso as in durug na durug. Pero minahal ako ng Diyos. Binigyan ako ng Diyos ng mga taong tunay na magmamahal sa akin. Hanggang sa kulungan. Grabe, panay pa-interview dati nung ano eh. Nung isang NBA, panay pa-interview eh. Eh walang iya yan. Eh scammer yan. O ano, may kaso ba akong scam? Tarantado to. Diba? Meron pang ano, meron pang pati sa balita. Pati itong Karen Davila, scammer na si Francis Leo Marcos. Di ba gago? Di ba? May kaso ba akong scam? Wala! Nawala man yung asawa kong mukhang pera. Nawala man. Binigyan naman niya ako ng napakaraming tao magmamahal sa akin. Kayo yan. So ngayon, yun yung sinasabi ko. Kung may pinaglabang ka, when you stood for something what you know is right, sabi nga ni Winston Churchill, you have enemy, it's good. Why?
Because sometimes in your lifetime, you stood for something what you know is right. Then yung pagkakataon na yun ng pandemic, I stood all by myself. Sabi ko, kahit anong mangyari sa akin, ayun. Tamtamin mo, Francis. Makakulong ka, Francis. Yun, nakulong ako. Yes. Talagang dinurog nila ako noon. Sobra. Oh, sobra pandudurog. Grubo araw-araw, iba-ibang korte. May hearing ako sa Caloocan. May hearing. Pinagdemanda pa nga sa akin eh. Na niloko ko daw ng 25 million eh. Aba, eh, nung nilabas ng abogado ko yung mga ebidensya, hindi nagpakita sa korte ah. Biruin mo, nakakulong ako sa Manila City Jail. Sinusumpwenahan doon sa NBI para hindi ko matanggap. Nawaran pa ako. 2 taon na ako nakakulong. Eh, nung trial, hindi nagpakita. Kasi isasampal nung abogado ko sa kanya lahat ng katarantaduhan niya. Tapos babalik na rin. Siya kakasuhan namin, ha. Meron pa nagdemanda sa akin na dati ko raw asawa. Aba, eh, nung nandun na kami sa korte, hindi na rin nagpakita. Pero nung wala pa yung abogado ko, abay, paiyak-iyak pa doon. Abay, nung pinakita ng abogado ko lahat ng ebidensya namin eh, abay, hindi rin nagpakita. Ganyan nila ako. Abay, ang kaso ko yung dami eh. May rape pa nga eh. Oo. Diba? Abay, biray mo, lahat ng media sinasabi, ang scammer na si Francis Leo Marcos o yung mga tarantado kayo, andito ko. May scammer ba na araw-araw naka-live? Oh, eh bakit di isang tao walang lumapit na in-scam ko raw sila? Tignan mo, makapanira lang kayo. Ang gagaling nyo, di ba? Di ba? Isa lang yon ang ibig sabihin. Ano yun? Hindi nyo ko kaya. Di ba? Dinurog nyo ako. Durog na durog noon. Pero nilagyan ako ni God ng shield. Yes. Doon sa kulungan, marami kong natutunan. Unang-una, natutunan kong maging pasensyoso. Natutunan kong manindigan. Nandun ako sa libingan ng mga buhay. Diba? Oh, buri mo, Karen Davila, ang scammer na si Francis Leomar. Oy, Karen, kami no minuto. Magpakita ka nga ng isang ebidensya na may kaso akong scam. Kung hindi, pakakain ko sa iyo yung papel na hawak-hawak mo. Di ba? Alam mo yung mga media na yan, pag tinira ka niyan, tanga na, gagawin nila para mas maraming tumaas, mag-hype yung kanilang mga views. Di ba? Alam na alam kasi nila na may kalalagyan sila sa akin eh. Grabe, grabe. Dinudurog talaga nila ako. Pero lagyan ako ng Diyos ng shield. Yun yung sinasabi ko. When you stood for something that you know is right, God will protect you. Ano ba yung pinaglabang ko? Sige, hindi masamang maging mayabang eh. Kung may pinaglalabang ka. Eh, katulad nitong ni Labrador at ni Rosmar, nagyabang para mandurog ng maliit na tao. Si Labrador, si Rosmar, nag-hype sila eh. Alam mo yun? Nagyabang sila para mandurog ng maliit na tao. Ayan! Napala nyo. Akala ko ba malakas kayo? Sabi ko nga, buti pa yung kriminal. Pag nakalaya, sentence served. Tanggap ng lipunan yan. Dahil pinagdusahan niya na yung kasalanan niya. Pero yung diniklira ka ng persona ng grata, ibig sabihin, di ka tanggap ng lipunan. Nag-gets mo? Hindi ka tanggap. Masakit yun! Kakasuhan pa kayo. O akala ko ba malakas kayo?